Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang dinudumog na naman po, no? Dinudumog na naman po sa Facebook. Ulitin ko po, dinudumog sa Facebook. Ito pong wedding gown maker ni Menggay. Ayaw na nga po, tapos na nga po ang lahat-lahat ng ito, pero hindi ko alam kung bakit pinababalikan pa ito ng mga toxic Mainers. Dahil ito raw po ay nagsisinungaling. Yan yung pag-uusapan natin. At bukod nga po riyan, pag-uusapan din po natin ang ginagawa po nila, ang nais nilang gawin dito po kay Menggay, no? Na iwanan na raw po nitong si Panot sa ni Menggay, no? Dahil daw po itong si Panot ay umanib dito po sa Nationalista Party List. Yan po yung sinasabi po nila. Abay, mas maganda, 'di ba? At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin, ano, ito pong pagkakabunyag naman ni Alden Richards kung bakit sa tuwing nag-grocery itong si Maine Mendoza ay pagkarami-rami pong mga pinagbibili, 'di ba, na hindi mo maipaliwanag kung bakit. At ngayon, sa paliwanag ni Alden Richards sa kanyang interview, malalaman natin kung bakit na ganito po yung mga pinagbibili ni Maine Mendoza sa grocery stores. Ngayon, bukod nga po riyan, pag-usapan din po natin, ano, maya-maya lamang ang mga latest na ganap kina Maine at kay Alden. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kina Maine at kay Alden, hindi po natin yan palalagpasin. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat nga po, ano, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, grabe, anong klaseng mga fans sila, no? Sila pa pala ang numero unong basher ni Alden to the point na ipapahamak pa nila, no, itong si Alden. Mga nagpapanggap na fans, tama ka Mr. Pinas, kung ayaw nila kay Chang Bea as his partner sa startup, ano, huwag silang manood. Better manahimik na lang sila. Hindi sila nakatutulong, ano, dito po kay Tisoy. Abay, good as paninirang puri ang ginagawa nila. True, mas maigi pa ang ibang ADN na nagbo-boycott at walang bad words na sinasabi. Yan ang tunay na nagmamahal as fans. Hindi naman kasi si Tisoy ang binoboykot, kundi yung umahawak sa kanila, no, ni Menggay. Tama po kayo doon, kasi bayad naman po talaga si Mina at si Alden, ano. Sadyang kulang sa pag-iisip ang mga toxic Alden one-sided fans na yan. Talagang speaking of toxicness, no, sabi dito, isa pa yung mga mean one-sided fans, masyadong believe sa mga sarili. Wala namang ibubuga pagdating sa mga nominations na yan, ano, Aldab fans lang ang nakakagawa ng way para mapunta sa number one spot si Menggay, no? Si Menggay man yan o si Tisoy, at ipapatrend pa yan ever since 2015, ADN lang ang record holder, wala nang iba. Kayo mga toxic Mainers, akala nyo kasi malakas kayo. Ilan ba kayo over us, ADN, ano? Baka nga po, bilang lang po sila sa lahat ng daliri na meron tayo. Ganun lang po sila karami, ano? At tama po yung sinabi nyo, no? ADN lang ang malakas. Thanks God bless you, Mr. Pinas, and ingat ka palagi. God bless you rin po, Miss Doris Datupan. At bukod nga po doon sa sinabi ni Miss Doris Datupan, yung ano bang tawag natin dito? Pataasan ng ihi ang nangyayari, no? Masyado silang bilib na bilib sa mga sarili nila. Kasi po, ang tinatanggap nga lang ng mga pagkain kapag nagpapadala kay Menggay, ay galing po dito sa mga toxic Mainers na ito. Yung mga pagkain na pang Aldab fans ay binibigay po sa mga gwardya nila. Ganun ang nangyayari. Diba? Kaya feeling entitled po sila. Ngayon, sobrang laki ng ulo nila dahil pinapanigan sila ng sarsuela, no? Akala po nila, sila na po ang greatest fandom. Ni wala ngang mapatunayan, my goodness people, ni hindi na maipatrend si Maine Mendoza. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Arceli Dolor Cruz.
Ang sabi niya rito, alam mo Mr. Pinas, kasalanan din yan ng bumubuo ng startup PH na yan. Bakit dapat kasi sa promotion, ano, si Jeric at si Bea ang pinagpo-promote nila, hindi si Alden at Bea. Tapos kung ano-anong kalandian ang pinagagawa kay Alden at Bea na hindi naman dapat. Kaya ganyan ang sinasabi ng mga toxic Alden fans, no? Eh, kasalanan yan ng mga namumuno dyan sa startup PH na yan. Dapat ginaya na lang talaga nila yung original na Korean version. Maganda at malinis pa. Sinasabi ko lang ang totoo dahil napanood ko yan ng 3 times. Nako, huwag po kayo mag-alala, Miss Araceli Doloricron. Itong Sabado at Linggo, no? Susubukan ko po personal na silipin ang replay ng startup PH. Hindi pa po kasi ako nakakapanood. At hindi ko pa rin po napapanood yung original version nito. Salamat po sa pagbabahagi, ano? At ayaw po yung magbibigay ng komento pagdating dyan sa mga susunod pang araw. Thank you so much po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Esbal. Sabi niya rito, ang nakakapagtaka, mga fans ang mas may alam kaysa ikakasal kuno. Diba? Ano yan? Nasali kayo sa usapang pampamilya? Na wala yung magjowa? Kaya di nila alam? Dapat interviewin nila si Wannabe kung anong pinag-usapan nila para sa kasal. Ay mali! Si Wannabe tuloyo. Nabalitaan ko pala no, na tapos na ang kasal at ilalabas na lang ang mga tamang... Okay. Nagigets ko po kayo. Ibig palang sabihin nito, tapos na raw yung kasal. Ilalabas na lang sa tamang timing. E di sige, ilabas nila. Hindi tayo mawiwindang dyan. Alam na po natin ang mga susunod pa nilang hakbangan. Kaya nga sabi natin, di ba? Protect Main Mendoza and Alden Richards at all costs. Nandito lang tayo para po ipagtanggol ang kanilang mga reputasyon. Ano? Sabi pa nga po dito ni Miss Esbal, pwede raw pong kasuhan sa Main Mendoza pero hindi po pwede dahil fake nga pala. Tama po yung sinabi ninyo, Miss Esbal, ano? Walang kasuhan na magaganap dahil fake lang po ang ginagawa nilang ganitong bagay. Ngayon, pag-usapan po natin ang mga nabanggit po natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang pinuputakte na naman po nitong mga toxic mainers na wedding gown maker nitong si Main Mendoza sa Facebook. Bakit po kanyo? Pinasusubalian po nila at nais nila itong pagsalitain ulit at sinasabi po nila na magsalita ka na ulit. Nagsinungaling ka lang kasi po ang nangyari po, ang sinabi po talaga nitong gown maker na ito ni Menggay nung kasal ni Mina tsaka ni Alden na maraming araw po siya nakukuha ng PM mula sa mga Alden fans at ang sinasabi niya po rito, totoong-totoo ang wedding. The wedding is real. Ito po yung nais ipabago ng mga toxic main natics, no? Yan po yung kanilang pinaggagawa at ano bang magagawa nila, di ba? Ano pa bang purpose nila? Ba't kailangan pa nilang pagsinungaling ito pong wedding gown maker na itong si Menggay, di ba? Kung di ako nagkakamali, siya rin na tayo nag-asikasi ng mga gowns ng mga abay, no? At bukod nga po riyan, atin din pong pag-uusapan sa mga topic po natin ngayong gabi ay yung pambabatikos na naman po na ginagawa po dito kay Main Mendoza. Pinapayuhan po, no? Ito pong si Main Mendoza na layuan niya na raw po, iwanan niya na raw po si Panot kasi raw, ito pong si Panot ay pumanig po, no? Nagpalit ng partido. Siya po ngayon, iniwanan niya na po yung mga kasamahan niya doon, siya ngayon ay nagpunta sa Nacionalista Party List. Kasama po ang anak nitong si Bongbong Marcos. Okay? Alam ko naman na kilala niyo yan mga yan. Ngayon, pinaalis po nila doon si Main Mendoza, iwanan na raw po ni Panot itong si Main, at saka iwanan na raw po ni Main itong si Panot. Yan po yung nagiging usap-usapan. Again, wala pong kinalaman si Main Mendoza sa mga pinagsasabi ninyo. Walang kinalaman si Main Mendoza sa politika. At lalong walang kinalaman si Main Mendoza dyan sa Panot na yan, na mukhang mongoloy dahil kulay dilaw. Okay? Yan po yung boss nila. Na talagang Panort. Alam niyo yung Panort? Panort na ho yung bunbunan. At uulitin ko lang, ano? Bukod nga po riyan, pag-uusapan din po natin, ano, bakit po kaya ito pong si Alden Richards ay talaga nga namang napakahilig sa kung ano-anong bagay, lalo na sa usawan. Isa nga po sa kanyang nabanggit ay yung ketchup. Dahil nung mga araw, lalong-lalo na po nung pandemya, kung atin pong babalikan ang pushcart ni Main Mendoza sa SNR, napakarami po niyang bumili ng ketchup. Yun pala, itong si Alden Richards, itong si Tisoy, napakahilig pong mag-ketchup, no?
Yan po yung kanilang usap-usapan ngayon sa social media na kaya naman pala itong si Alden Richards, ano? Panay-panay ang pagpaparinig na mahilig siya sa ganitong bagay, mahilig siya sa ketchup, kasi nagtutugma na naman pala dito sa mga ikinikilos at talagang ginagawa ni Main Mendoza. Diba? Sabi naman po sa inyo, hindi bibili si Main Mendoza ng mga sobra-sobrang ganyan kung hindi nagagamit, kung walang mahilig dito. Diba? Marami pa tayong makikita at maririnig pagdating po sa iba't iba pang mga interview ni Alden Richards na tumutugma po dito po sa mga pinaggagawa ni Main Mendoza. Ulitin ko lang, huwag na nating pag-usapan yung mga ganitong bagay dahil ang gusto po ni Main, ang gusto po ni Alden ay, tama po kayo, pribadong buhay. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.